Guys, dito kami ngayon sa Bayshore Shopping Center. Miss na yung ano, ayun o. Ngayon, napakasarap na. Ito yung food hall nila, Patrippers. It's may siya may dito, no? May 31. Check natin yung time, 7:05 PM. Pero maliwanag pa ka-Trippers kahit 7:05. And nag-order kami dito. Di ba ang Tim Horton sa atin? Ito, usually ano to eh, ka-Trippers eh, 150, 160, less than 200. It's freedom. This is just 86 pesos. Convert natin, 1.90. Tapos yung supervisor nila, makakagulat sa Pilipinas. Ah, yes. May nakalusot na representative natin, ka-Trippers, Pilipina. Kasi mostly Indian. First time namin dito pumunta ka-Trippers, nag-trip lang. As usual, kape, tapos pansit with beef, new gen. Yan yung combo. Ito. Sarap niyan. Dito yan sa Shanghai 360. Regular lang yan dito. Ang Tim Hortons, dyan kami bumili ka-Trippers. Ito mukhang babalik-balikan namin to. Paano mo na-discover to yung Bayshore? Yung mga co-workers ko, sabi, Kuya, tara, lalim na naman. Good thing naman yung pagkalalim niyan kasi 5 PM, busing na kami pareho. Yes. Work. Yung singit ko lang po, mukhang babalik-balik kami dito, ang sarap eh. Sa Shanghai 360, mahilig ko siya kasi sa pansit. Boy pansit. Combo 1. 13 plus pero may tax kaya 15. Yung topic muna natin ka-Trippers, si G may work na noong April 18, nag-start. Ako naman, May 17. Broken schedule pa siya kasi may school siya. So, nag-work ako sa grocery ka-Trippers, minimum lang po yun yung muna i-mention, payment, hindi pwede i-mention yung place. Tapos, part-time yan ka-Trippers. Kasi thank you ano, so much, Sir Ed. Yung ano ko po, yung boss ko po ay si Sir Ed. Thank you so much sa nag-back up sa akin, yung nag-refer si Sir Mark. Filipino. Filipino po, kasi ka-Trippers dito, mostly dito, to be honest. Ano kahit na anong galing mo dito, kung hindi ka naman kilala ng owner, dito kasi refer. So, kung may magre-refer sa'yo, ano yun, plus back for. Pero thank you God sa akin sa Indeed. Thank you. Walang yes. Kilala. Pero ito si, ano, si G, straight lang. Yung parang, ano lang ba, yung in-apply test niya. Lang. Nag-apply lang kami online. And then, the next day, meron na agad nag-effort na mag-call sa kanya, nag-report. Thank you, Sir Richard. Sir Richard, thank you. Your supervisor was amazing. Tapos, Ma'am Aman. Thank you. Sanuki. Thank you. Ma'am Simran, thank you so much sa pag-assist sa akin, sa work. Napaka-understanding nila. Puro sila, ano, mga supportive. Tapos, Indiano yan, mga ka-Trippers. Ibang lahi. Ibang lahi. Sa work ko. Napakabait nila kasi ano sila talaga. It's okay. No problem. We can... ano yan yung sinasabi nila lagi sa akin na it takes time para ma-learn yung work ko, but in just say 3 days, nahabol ko agad yung ano niya, yung task na binigay nila sa akin. Sa akin naman, ayun o, Instagram, shout out. Roll, shout out. Sa lahat ng subscribers namin pala, mga ka-Trippers, yung mga nag-comment, thank you so much. Hindi din namin may isa-isa kasi wala po akong dala dito ng isa pang cellphone para i-check. May intention naman kami na ano, i-shout out lahat, pero bigla-bigla lang kasi ito yung pagkakaano, yung pagkaka gawa ng content. Busy kasi pareho.
Naka-tripper, si Juan nyo yung sa stray station, yung pinagkainan nyo. Cover lang natin ka-trippers muna. Kasi hindi dito lahat dapat binibidyohan. Pasyal to. Ayan. Manchu. It's past 7 p.m. pero tingnan mo ka-trippers sa liwanag pa rin. Oh. May ka-trippers. Maliwanag pa rin. Ayan. Akala namin boring dito sa Bayshore Shopping. Sa labas kasi, hindi siya katulad sa atin na buhay dyan sa Pinas. Pero pagpasok mo, at ganito pala, laki pala. Ayun na. Favorite niya. Ayan. Bayshore. Ayun. Katrippers, balik tayo. Kasi, pasyal muna dito sa Bayshore. Nakukuha na yung Sunday ng wife ko. Ito yung naging free. Kaya pasyal muna sa beach. I-take advantage muna namin yung time na meron po kaming open para mamasyal. Walang hassle kasi dito ka-trippers yung transportation nila. Connect-connect lang. Ayan o, yung mall. So ayun, may work na ako ka-trippers after more than 1 month. Mas maganda kasi na i-prepare nyo muna ka-trippers yung self nyo as a student. I-prepare nyo muna yung self nyo bago kayo maghanap ng work. Kasi pag hindi po kayo naka-prepare, diretso na lang po kayo hanap ng work. Ang target nyo dito as a student, hanap agad ako ng work kasi makakasurvive ako dito sa work na to na gano'n. Pang tuition fee. Hindi po kakayanin. To be honest, hindi po kakayanin. Kasi ang rules po dito, 20 hours per week. So sa 20 hours per week, mag-start po yan Sunday until Saturday. So i-chop-chop yon with ng 20 hours. So kung may schedule po kayo like, ang schedule nyo po is loaded po kayo ng Monday or Thursday. Sa akin, loaded po ako ng Monday, Thursday. So, how about po yung mga open hours? May ano pa sila dito, marami ka pang kakompetensya once na nagpa-part-time ka dito. So, before kayo pumunta dito, dapat well-prepared kayo sa isang labanan na pupuntahan nyo. Hindi pwede yung kayo o kasama nyo si husband o si wife. So sa mga nagtatanong po dito na kaya ba ng isang international student yung tuition fee, hindi po. To be honest, you have to compute po. Dito sa Ontario po, minimum is 16.55 para po yun sa student. Pero yun sa mga regular, say open overtime, open overtime, open work, yung mga open work permit po, 17 po yun up. Mostly fast food yung 16.75. Yung 16.75 or 16.55 para yun offer sa mga students na nag-working, yun yung binibigay nila in consideration. Open yan dito, alam nila yan dito, ka-trippers. So may nagmo-monitor sa company kung umaabot ka ba ng 20 hours per week. Yes, correct nyo kami. Tapos pag yung nag-work ka ng 17 years old ka, 16 or 15 lang, alam na nila yon yung mga Canadian talaga, citizen. Nakwento lang sa amin. So yun ang ka-trippers, sa nagtatanong again, hindi po kakayanin ang tuition fee ng IS, international student. Kung yun po yung plano nyo dito, napupunta kayo dito na walang enough budget, dapat po ready po kayo sa pag-schooling nyo. Kasi aside po sa tuition fee, you have to provide also books nyo and your food. Every day, papasok sa school. Pagka summer, pagka sem break nyo, you have to pay your Presto bus station card. Yes, you have to pay your Presto card. Mabalik lang yung U-Pass mo pag may school ka na ulit. Mm-mm. It's 128 card. So, yun na yun, ka-tripper. Dahil sa
ang minimum po dito ng part-time ng estudyante is 1655. Yung iba ka-trippers, iba yun ah. Yung iba, $15 lang yung offer sa kanila. I don't know ah. Kasi may naririnig kami na mga kasamahan na may ganun din na payment. Kwentuhan nyo kami. Comment kayo dyan. Ganon. Tapos, after ng school mo, run ka naman sa work mo. So, working student ang magiging labas nyo niyan. Nag-enjoy kami kasi makikita nyo ang chachabi namin ng ngayon. Nagbawas ng timbang. Kasi wala na dito ka-trippers buffet. Saka ano, walking most of the time. Oo, kaya necessity talaga dito ka-trippers yung service, yung car. Yung bihikulo namin hanggang sa Pilipinas na lang. Kaya bakit necessity dito yung ano, yung car? Kasi ang layo talaga. Kung sa Pilipinas, pag pumunta dyan yung mga foreigner, parang ano natin, yung swat. Nagbabaw ba? Nag-ano tayo na, naku, malalayuan kayo. Naku, maano ka. Pero dito, wala silang choice. Maglalakad sila talaga kahit na naka-corporate outfit pa sila. Naka-ano, magbabas talaga yan sila dito. Anong mga positive? Kasi laging positive tayo. Papayak ka, nami-memorize mo yung lugar bago ka magka-vehicle. Enjoy kami. May mga squirrel, rabbit, yung fox, manda sa nipiyan. Pero convenient, tsaka trippers sa transportation. Yung except, time lang. Except sa time ng bus. Doon kasi, sample, ang work ni G is 7 a.m. Sorry. Work niya is 7 a.m. Bus ay 5:45, 6:06, 6:30. So, yan yung mga schedule niya. Monitor nyo. So, i-monitor nyo. Gigising po siya ng 5 a.m. Magpiprepare ng food. Mag-take a bath pa siya. Tapos, dapat by 5:45, nakalabas na po siya ng bahay. Papunta na siya ng bus station. Kasi kung hindi, malilate po siya. Another waiting time of 30 minutes. So, pag another waiting time ng 30 minutes, late na po siya nan, bad record na naman yon. So, para hindi siya malate, ang mangyayari niyan, maglilift ka. Ang lift po dito, equivalent po yan. Lift is L-Y-F-T, up. Yan po yung equivalent ng Grab dyan sa Pilipinas. Pero, ang problem is, hindi naman, ano, sayang naman yun kasi ang per hour mo dito, parang kakainin lang din ng lift kasi na-late ka, diba? So that's why, very convenient dito pag may car ka. Dahil wala pa po kaming, ano, namali kasi kami ng technique na dalawa ng mister ko sa pagkuha ng driver's license. Eh, i-share na lang namin sa inyo, ka-trippers, wait lang. Oo. Question. So yun na nga, ka-trippers. I-share lang namin. Kung wari, may intention kayong pumunta dito ng Canada, dyan pa lang kayo sa Pinas. Tapos may dala na po kayong LTO certificate and apostille ng partner nyo. Yung husband and wife ba? So kumuha kayo, marunong kayo mag-drive pareho. May record kayo, say, more than 10 years. Na ano? Isa lang muna kukuha. Ang driver's license natin dyan, ka-trippers, ay allowed yan dito. Pwede magagamit. And then, ano, for 6 months. So, pwede na isa lang muna sa inyo ang kumuha ng driver's license. Once na nakakuha na ang isa ng driver's license, pwede na siya mag... Ang next naman, yung isa, full G. So, ano, alternate kayo kumuha, ka-trippers. Kasi kung hindi, magbabayad kayo ng driving instructor dito. Just... To assist you and to accompany you to drive test center. Kung wala kayong driving instructor, hindi kayo makakadrive kahit na may driver's license kayo na G1. So mamaya ulit, ka-trippers. Trippers, dito kami ngayon sa Nike. A footwear. Nasabit na naman kami dito. Ito po ay nasabit naman po kami dito. Mamaya na ulit. Nag-window shopping muna kami, ka-trippers, ng Nike. At meron pa po daw po sa baba. Check namin ngayon. Para comfortable pagpupunta, papasok sa work. Investment again.
Maya na ulit ka, trippers! Ay! Teka, perfume tayo. Victoria's Secret? Oo. Si Bella Hadid? Bella ba yun? Si Gigi? Gigi Hadid? Ano yan? Ano na cream perfume? Sa Foot Locker, another option. So, later again, dahil may music sa loob, Foot Locker. Ground floor daw, footwear. Balikan namin yung isa ka, trippers. Leaving now, punta na kami sa bus station. Ayan, nakabili na si G. Sorry, may tao. Nakabili na si G ng kanyang working shoes. Actually, it's not working shoes. Pang-walk-run shoes. Yung casual shoes niya ba? Yung lakad na hindi masakit sa paa. Yes. Yung Merrell ko, hindi naman masakit sa paa, masarap. Kaso, may tama na po siya. Yeah. Basta kahit na ano pang brand yon, kahit mahal siya, pag hindi mo sinusuot, magbe-brittle siya talaga ka trippers. Kaya gamitin niyo na para 49 yung 2 for ano. 2 buy one take one $30. Ayan na ka trippers. Ang trivia namin ulit ay about sa work ng student na hindi kakayanin pag ikaw ay nag-part-time dito, tapos yun ang magiging expenses mo for your food and rental allowance, tuition fee, no. Hindi siya kaya. Imagine nyo na lang, 16.55 times 20 hours times 4 weeks. Tapos rent ka ng bahay. Again, 16.55 times 8 hours times 5 kasi ay sorry hindi 16.55 times 20 hours yon times 4 kasi 4 weeks yan. So dun yung kukunin yung food allowance, rent, and then your tuition fee. So it can't be, it's not possible. And say miscellaneous like mga books nyo pa, other expenses, yung ano mo. So kung wala po kayong kasamang open work permit, kawawa po talaga kayo, ka-trippers. May stress kayo. Pasingit lang. Ayan ang entrada ng papasok na mall. Mall. Pag may car po kayo, ito yung parking. Dahil wala po kaming car, alay lakot. Bus lang po kami muna. Thank you Lord pa rin. Exercise. Ayun na nga, ka-trippers. Share pa lang. Positive lagi. Oh, positive lagi. Okay. Ano yung masasabi mo, G? Ngayon, yung mostly sinasabi nila, mahal yung ano, nasa isang video na hindi pa na-upload yung mahal yung sa food na Philippine product. Oh, kasi may tax lagi. Pero sige lang, positive lang, ganun talaga. Iba naman kasi dito yung rate, ka-trippers. Isipin nyo lagi. Diyan sa Pinas. Gana to. What? Per day, dito per hour. So, iba talaga yung magiging rate. Kaya mahal. Nati-crave ka na sa food na pang Pinoy. Bilin mo kasi nag-work ka naman eh. Positive lagi. Yan yung bus station, ka-trippers. Papasok dyan. Naiwan na po kami, joke. Hindi naman. Oo. Kasi may time lang dito ka trippers na say 11 PM or 11:59, wala ka talaga masasakyan. Babalik sa amin. Oo, babalik sa amin na sa street ng ano namin ng tiniterhan. Ayun ka trippers, para sa ano lisensya, pag kumuha po kayo dito, si husband muna or si wife. Isa-isa lang. Huwag niyo agad-agad i-convert yung foreign driver's license niyo into Ontario driver's license para magamit niyo pa ma-drive. Pero iba pa rin ka trippers pag kukuha po kayo ng driving instructor kasi napakalayo talaga ng ano rules nila dito compare sa Pinas. Sample, pag ang ka-trippers, wait lang ka. Ikaw nagsabi? Wala. Ayan, sample ka-trippers.
ayan no, yung mga rules of the road nila. Oh, napakalayo nung sa Pinas. Yan naman ang sign ng triangle, inverted. Yield. Tapos, pag sinabi ka trippers, no. Is it possible to cross that street? No, it's not. Ayan no, maximum of 30 kilometers per hour. More or less, just maximum. You have to take this way. Ayan, yan pedestrian. Ayan. Here ga. This is the pedestrian. Thank you. So, ka-trippers, yun yun. Na pag sinabi dito, 80 kilometers per hour. Min max, 80. Hindi ka pwede mag-slow down ng 80. Dapat maintain 80. Kaya, ano dito, yung mga kotse or mga service, ano talaga, ano nga yan usually na term nyo ga? Yung overuse. Ang tataas ng mileage niya. Ito yung out of service. Ayan o. Horse service. That's French. Yan yung out of service ka-trippers. So, 61 daw na. Tanis Pasture. So, dito kami sa 61 Tanis Pasture. Always take note of the name. Huwag lang yung number. Mm-mm. Naligaw na po ako noon. Number and then name. Gagamit lang po kayo ulit ng U-Pass Transit. Yeah. Yan po. Sometimes 61, di pala sa Stanis Pasture. Ikot kayo ulit. Hindi naman kayo manligaw, pero ikot kayo ng ikot. Joke. Pre, ano naman eh. One month pass ka naman eh. Oo, and then 60. Hanggang ngayon, Tagalog na Tagalog pa kami ganun. Dahan-dahan na po kailangan ma-adapt dahil nasa iba na tayong bansa. Kaya minsan, i-mix na natin ang English, ha? Okay, that's all for today. Ka-trippers ang ma-share lang namin, so yung drivers. Sa mga nagsasubscribe na ayaw magpa-shoutout. Hey. Winnie, Marielle, Winnie, Marielle, Bessie, Angeli, shout out. Hello, GY Trippers. Thank you so for subscribe. Hi, I'm Hong Kong. Good night, Babush. Ang oras ngayon ka Trippers ay 2057. Magalas 7 na, pero tingnan mo ang liwanag. Tinaliwanag. 2057, parang palubog pa lang ng araw. Pero pag sa winter daw po, abangan nyo. Madilim, alas 4 pa lang, madilim na. Sige, Babush, ka Trippers.